Yo, what's up mga peas? Kamusta kayong lahat dyan? Welcome again sa ating YouTube channel. At pag-uusapan ulit natin mga peas ang mga crypto kasi isang linggo na naman ang lumipas sa mga cryptocurrency. Kaya kailangan natin i-check ang mga crypto, lalong-lalo na si Bitcoin, kung saan na to patungo. So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa mga peas. Let's go! Okay, bago tayo magsimula mga peas, huwag mong kalimutan ang mag-subscribe sa ating channel kung bago ka pa lamang sa channel na ito upang lalo po tayong dumami at lalo pa nating ma-push ang tungkol sa mga information tungkol kay Bitcoin, tungkol kay XRP, tungkol kay BNB, sa lahat ng cryptos mga peas. Ay matulungan natin kung paano i-analyze ang lahat ng mga crypto na ito. Again, I'm not your financial advisor. Bibigay lang po ako ng info kung saan papunta ang mga crypto, kung bababa na ba, tataas na ba, ano bang dapat nating gawin. Kung gusto mong mag-dive in sa crypto, lagi nating isipin at lagi nating sinasabi dito, invest what you can only afford to lose. So maraming salamat mga peace sa inyong walang sawang panonood at pagsuporta sa ating channel. Thank you very much. Road to 4K na tayo mga peace. Salamat! Ang araw ngayon ay July 30, 2022 at ang oras ngayon ay 6:26 PM Philippine Standard Time mga peace. Dito tayo sa Pilipinas. So, ito na nga, ang Bitcoin po ay nasa 23,799.37. Within an hour, bumagsak siya ng mga 0.52. 24 hours ay bumagsak ng 0.91. At within 7 days, mga peas, umakyat ito uli ng 4.88%. So, check natin kung saan na ito papunta. Sa pamamagitan ng pag-check ng chart nito mga peas. So nandito tayo ngayon sa trading view at nandito tayo ngayon sa one day chart ni Bitcoin. So kung makikita natin dito, very consolidated sa chart ni Bitcoin within a day. Kung makikita nyo dito, nandito pa rin siya sa resistance niya at hindi pa rin siya nakakaalpas sa 24K. Pero ang maganda rito ay nasa buying position pa rin tayo. Kung makikita nyo yung MACD natin, nasa buying position tayo within a day. Medyo bumaba siya ng konti pero hindi pa rin naman. Nandun pa rin siya sa position na yon. Para mas lalo nating maintindihan mga peas ng konti itong nangyayari kay crypto kasi hindi natin ito makikita within one day. Puntahan natin yung kanyang 4-hour chart kung meron ba tayo makikita ditong magandang epekto. So, ito na nga mga peas. Nandito tayo ngayon uli sa kung saan ay last week, July 20, ay tumaas din ng gantong halos ka-price niya. Ang kakaiba ngayon dito, very consolidated si Bitcoin. May mga nagbibenta at may mga bumibili. Kung makikita niyo dito yung chart, yung red nito is sell, yung green nito ay buy. Yun nga, sa 4-hour chart niya is, kung makikita niyo sa MACD niya, medyo lumiliit yung volume ng pagbili. Kailangan nating mas lalong ma-check kung talagang pababa na nga uli itong si Bitcoin mga peas. Pero yung ating moving average na 50 mga peas ay nasa baba pa rin. Para mas maintindihan natin kung ano ulit ang mas lalong deeper na nangyayari sa loob ng frame nito, mga peas chart nito, ay punta tayo sa 15 minute. So, ito yung 15 minute chart ni Bitcoin. Kung makikita nyo, ito yung pinakamataas niya. At kung mapapansin nyo rin is naka-form pa rin tayo dito ng ascending triangle mga peas. So hindi pa rin tayo, feeling ko hindi pa rin to babagsak. It's either mag-consolidate siya or yun nga, kumuha siya ulit ng mga mas maraming bibili. Dahil dito sa ating key level.
ito yung key level niya kung saan makikita natin na dito halos nagba-bounce ang lahat ng trading niya. Babagsak at bababa. So, yan yung magiging key level niya sa kanyang 15-minute chart. Ever na bumaba si Bitcoin sa baba nitong resistance na to na 22,000, it's either mas magbumaba pa siya. So, medyo malayo-layo pa naman yung kanyang tatahakin. Pero dito sa point na to, it's either na bumaba siya. Kung dyan siya babagsak ka, maaring bumalik siya doon. Pero ako medyo confident ako na lalampas tayo ng 25 ngayong araw na to. Before matapos tong araw na to. Kasi kung titignan natin yung kanyang chart dito natin siguro simulan. Ayan o. Pataas talaga eh. At ito yung isa sa key resistance niya rin sa baba ah, sa baba. Ito. Kasi dito diyan talaga diyan natin matetest eh. Kung bababa talaga siya. At kung sa presyo ng 20. Pag bumaba ito ng 20 mga piece, panigurado bababa talaga. Babagsak talaga ang presyo niya. Pero kung mamimaintain niya dun sa taas, at sinabi ko nga, meron tayong nakita dito na ascending triangle, which means pwede talagang tumaas yung presyo niya ngayong araw na to ayon sa kanyang 15 minute chart at ayon na rin sa kanyang, tignan natin yung MACD niya, ayun o. So yung MACD niya, it's either nag consolidate din, no? Kasi may mga nagbibenta eh. May mga nagbibenta. Pinahispatan tayo mga nagbibenta. Ayan. Ito yung mga nagbibenta. Pero hindi pa rin natin ito makukonfirm kung bababa siya. Kasi nga, nasa taas pa rin yung chart niya. At sa price action mga piece ay dun sa sinusundan nating chart, sa price action niya nga, yung sinasabi ko, it's either kailangan merong mahabang stick niyan na pwedeng bumaba. Pwede siyang bumaba. At kung lalagpas nga siya dito sa ating key level or dito sa baba na to, sa 23,000, dito sa part na to, sa 23,445.63, either bumaba siya dito sa side ng 22. Pero kung pagkatapos pa rin nun, ay mas bumagsak siya. Kasi napakalaki ng support level natin dito. Buying natin dito. Kung may kita nyo yung mga green candlestick niya, napakalaki ng buying yan. At napakalaki ng chance niyan talaga na tumaas yung presyo ni Bitcoin. Kasi kung may kita nyo dyan yung mga sell o yung mga red na candlestick is kukunti lang talaga eh. Oops, sorry. Kukunti lang eh. Ang mas madami yan, yung mga sa trading action, yun nga, sa price action niya, yan yung magdedetermine kung bababa o tataas yan. So, kailangan nating antayin kung bibili ka or kung mag-short ka. Kailangan mo pa rin ng confirmation dito mga piece sa within mga 23 nga, ito nga 23,658.99 para malaman mo kung magda-downtrend tayo dito sa 22,000. Pero hindi pa rin kailangan pa rin nating maabot 'yon. Kung bababa tong mas maigi, kung bababa ito within this week at hindi niya ma-support yung lahat ng support and resistance natin at bumagsak siya dito sa 20,000. Once na bumagsak mga piece, ito ha, once at bumagsak siya ng 20,000, it's either bababa siya talaga ng sobra. Pero kung mamaintain niya nga yung mga key resistance natin dito, hindi, dire-diretso tayo pataas. Pero ako nga,
base sa aking nakikita sa chart. At siguro naman, masasabi rin naman ng mga ano nito na nakikita rin nila na maganda. Maganda nangyayari sa chart ni Bitcoin as of this moment. Balikan natin yung 4-hour chart. Okay. Kung may kita natin, buburahin ko lang to ha, sa 15-minute chart kasi yan eh. Kung may kita natin dito mga piece, malaki yung buying power niya. Ito, yung buying power niya sa MACD niya. At kung may kita natin dito, pataas talaga yung price eh. Kung dito natin yan susundan, ayan yung pinaka ano nyo, pinaka way niya. Yung pataas talaga. Mula dito hanggang doon, sa pinakamababa niya na 17, although nagbabounce back siya, pero kung mapapansin nyo, hindi siya bumabagsak doon sa dati niyang presyo. Diba? Ito lang siguro, itong nakaraan, nung nag-rally tayo last week, bumalik siya doon. Pero false yun, dahil hindi pa rin siya dump yun na akala ng iba ay babagsak na nga ng at least 10K. Dito si, Bitcoin. Ito, yan. Akala nila pababa na yan eh. Pero hindi, nag-consolidate tayo dito at nagkaroon tayo ng key level support para iangat siya. At yun nga ang nangyari, umangat talaga siya. So, ang kailangan lang natin makita dito ay yung mga key level na dapat niyang malampasan. Yun nga, isa sa pinaka dapat niyang lampasan itong 20,000 at siguro naman marami namang magsasabi nito na once na bumaba siya ng 20K, talagang pababa talaga to. Kasi kung makita niyo rito, hindi siya bumaba. Sabi, maraming bumili dito sa part na to. Ayun nga, isa pa ascending trial guild din to kung titignan niyo mga piece. Kasi ito yung magiging key level of support natin. Ayun oh, yan. Kung nakikita niyo yan, ito yung magiging key level of support natin sa upside ni Bitcoin, sa price ni Bitcoin. At kung makita niyo, dito, bakit ko sinabing key level, nandyan yung pag-retrace niya, yung balik at taas niya. So, hindi siya lumalampas doon pagdating natin dito sa June 30 o bago mag-July. Nandito na yung key level of support natin sa 18,000 or 19,000. It's either bababa siya pero hindi pa rin ako naniniwala. Bakit? Kasi napakarami nating nakikita na ascending triangle simula pa nung una tayo ng pagtaas niya. At ganun nga yung nangyayari. Tama pa rin yung sinasabi ng chart, tama pa rin yung sinasabi ng mga indicator na posible ngang umakyat siya. Sabi ko nga, umakyat na siya ng 24. It's either after 24 is 25 or 27. Kung nasaan yung magandang support na rin ni Bitcoin. Pero, ang pinaka-test natin para malaman natin, para sa akin, at ayon na rin sa chart, ay ang 31,872.63. Ito yung magiging pinakamalaking niyang test. Bakit kanyo? Kasi nga, pag tinik natin sa kanyang 1 year, so 1 year na to ha, 1 year na trading ni Bitcoin, mga piece. Oops. Ito nga. Dito tayo nagkaroon ng pinaka big test. At nandito lahat ng key level of support para masuportahan natin ang kanyang upside o ang pagtaas niya nga or bull run. Ito na yung sinabi natin. Yung biggest test niya is 31,000. Kung diyan ay lumampas tayo,
it's either, yun na nga, upside talaga tayo dyan. Upside na upside. Possible na mag-consolidate. Kasi may magbibenta pa rin ng mga yan eh. Katulad nyo dito, kung titignan natin yung January 2021, umakyat tayo ng 41 eh. Tapos may mga nagbenta. Pero, false, ano lang yun, false dump, bumagsak ulit tayo ng, ayun o, before ng 29. Diba? Bumagsak tayo ng 29. Pero, dun para nagsimula yung upside niya. So, it's either ganun ang mangyari kay Bitcoin. Alam nyo naman, ang mga tao, once na mataas na yung Bitcoin, doon nagpupumiglas, bumili ng mga crypto. So, sa atin, mas mine-prevent natin na mas maiging kung magda-dive in ka nga sa Bitcoin, sa ibang mga crypto, mas maigi na mag-dive in ka ngayon. Kasi kung titignan nga natin ang chart, from upside, medyo nag-adjust na tayo nasa 22 na eh. So, wala na yung 74, negative 74% ng pagbaba niya. Ngayon po, ay nasa, ilang percent na lang ito? 68% na lang ang kanyang price. Again, less than 50, more than 50% ang pagbaba ng presyo ni Bitcoin. So, mayroon pa tayong malaking chance para makapag-ipon ng Bitcoin as of this moment. So, ang goal natin ngayon mga peeps ay makapag-ipon or makabili tayo ng Bitcoin habang nandito pa tayo sa area na to. Kasi kapag lumampas na tayo dyan, it's either okay lang naman kung lumampas, pero mas magiging malaki yung gain natin eh. Kung nandito tayo sa area na to, bago pa tumaas si Bitcoin. Again, this is not a financial advice. I'm not your financial advisor. Invest what you can only afford to lose. Ikaw yan, decision mo yan. Ako, nagbibigay lang ako ng konting tips at education kung na-educate ko nga talaga kayo. So, kung dito tayo kasi bababa, wala rin naman problema dyan, pero nasa 50% off pa rin yun. So, wala rin problema, pero ang ano nga natin is yung mas malaking gain. Mas malaking gain ang makuha natin sa area na ito. Sa area na ito, before na mag-upside, umakyat ang presyo ni Bitcoin. Again, this is not a financial advice. And ako, personally, nag-iipon ako pa, ano, utik-utik. Makabili lang ako ng Bitcoin bago pa tuluyang mawala or pumunta sa moon na naman si Bitcoin. Again, maraming salamat po sa inyong panonood. Maraming salamat po sa pagsuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Enjoy your weekends, mga peeps. Maraming salamat. At see you, mga peeps, sa mga susunod nating video. Bye-bye! Peace!